And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Tayo po ay manalangin, banal na Espiritu, ang salita ay makapangyarihan at hindi ito literal lamang. Kaya ikaw ang magsisiwalat ng lalim, lawak at taas ng katotohanan ito. At ibigay mo sa bawat isa na ito ay maging buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. So magaganap po ito dahil po sa pagtalikod sa kasalanan. Sa verse 18, then will the Lord be jealous for His land and pity His people. At kung magkagayon nga ang Panginoon, ano po ba yung jealous? Siya po ay magiging napakaalab para paunlarin ang lupain dahil kinaawaan niya ang kanyang bayan. So, tayo po ay kinaawaan ng Diyos, kaya maalab po niyang isasaayos ang ating bansa. Dahil po sa kanyang awa at kahabagan. At paano po mangyayari yun? Sa pamamagitan po ng verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Kanino raw ibubuhos ang kanyang espiritu? Sa lahat ng tao. Yun pong flesh ay physical body. And your sons, with respect po sa Israel, ang inyong mga anak at ang inyong mga anak na lalaki at dalaga o anak na babae ay magpapahayag. At ang matatanda ninyong lalaki ay mangangarap o mananaginip ng mga panaginip. At ang inyong mga kabataan ay makakakita ng pangitain. So pansinin po natin, sons, daughters, and then old men. And then young men. So ano ang mangyayari? Prophesy, dream, and see visions. Dream dreams and see visions. So, kinuha ko ang titulo ng mensahe dito sa talatang ito at inilagay ko ang dream big. Mangarap ka ng malaki. So, atin niyang basahin, dream big. So, dream big. Mangarap ka ng malaki. So, una, ihanda mo ang iyong sarili. So, ihanda mo ang iyong sarili at magi kang laging handa. Prepare yourself and get ready. So, when you are prepared and you are ready, then go. Amen? Kung ika'y handa na at nakahanda ka na, humayo ka, pumalaot ka, at umpisahan mo ang malaki mong pangarap. Nais kong iyong maintindihan mabuti, ang banal na Espiritu ang maglalagay ng pangarap sa ating isipan. Na pag ating tinanggap at ating pinaniwalaan, ito ay pupunta sa ating puso. At nais kong makita ninyong mabuti yung pagkakaiba ng head knowledge. Tingnan mo ang iyong katabi. Marami pong matatalinong tao, pero hindi matatagumpay. Bakit po kaya? Kapag ulo ang ginamit ng tao, siya po'y aasa sa kapwa-tao. At ang sabi ng Biblia, nakasumpa ang sino mang aasa sa bisig ng tao.
Cursed is the man who trusts in the arms of the flesh. Jeremiah 17:5. So kailangan pong maintindihan mong mabuti, huwag kang aasa sa tao. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in men and maketh flesh his arm and whose heart departeth from the Lord. Pag ang isa pong tao ay nagtiwalay sa kapwa tao, siya ay lumalayo mula sa Panginoon. Sa verse 7, nais kong inyong makitang mabuti kung ano ang ating gagawin. Pinagpala, maligaya, napakapalad, yun po yung word na bless. Nakaiinggit ang isang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Sino raw po ang pinagpala? Yung isang taong nagtitiwala sa Panginoon. At ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon lamang. So blessed is the man, including the woman, that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Yun pong is ay siya lamang. So, nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa lamang ay Panginoon. So, trust, hope. So, head knowledge will make a person proud. And God, in His Word, said na ibabagsak niya at ibababa ang mapagmataas. Kaya makikita po natin na marami ang bigo dahil lumaki agad ang kanilang ulo. Kaunting promotion lang, kaunting pera lang, ay wala nang galang sa magulang. Verse 8. For he shall be as a tree planted by the waters and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her lips shall be green, and shall not be careful in the year of droughts, neither shall cease from yielding fruits. So ang nagtitiwala sa Panginoon, tumaasa sa Panginoon, ay katulad ng isang puno, at ilang taon yung puno sa inyong tagiliran, ilang taon na. Gaano karami ang taon ng isang puno? Sino ang mas mahaba ang taon, ang puno o ang tao? Ang puno. Kaya nga po nais kong iyong maintindihan, merong acacia tree na 500 years na. So, ang mga nagtitiwala at umaasa lamang ay sa Diyos ay magiging katulad ng isang puno. Hallelujah. Magtagtuyot man, katulad ng ipinapahayag ng kawanihan ng panahon na pag hindi tumaas ang tubig ng lamesa sa dam ay magtatagtuyot. Ang pinaniniwalaan ko sa tagtuyo, ang mga anak ng Diyos ay hindi matutuyuan. Amen? So ang sabi po doon, like a tree planted by the water. So pansinin po natin, ang puno po kahit tuyo ang lupa, pag malalim ang ugat, ang tubig ay nasa kalaliman ng lupa. Kaya tayo po ay gumagawa ng deep well, kinukuha natin ang tubig sa three layers ng lupa para malinis yung tubig. Dahil yung sa first layer, madumi po yun. Yung sa second layer, medyo malinis-linis. Pero yung sa third layer, mga 40 feet below, napakalinis po ng tubig. Kaya nga po, kung atin pong unawain, magtagtuyo man, hindi ka matutuyuan sapagkat ang sabi ng Biblia at pangako ng Diyos, ang mga lingkod ko ay hindi kailanman magugutom ni mauuhaw. Pakakanin ko ang mga lingkod ko at paiinumin ko ang aking mga lingkod sa panahon ng tagtuyot. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo maglingkod ka na sa Diyos. Dahil the requirement of God is faithfulness. And the reward of God to the faithful is fruitfulness. So hindi po ako pwedeng mangaral kung wala sa akin itong katotohanan ito. So faithfulness is first to God, faithfulness second to your family, and then third to the ministry. Kaya sabihin mo, walang iwanan. Diyos muna, pamilya ang pangalwa. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, salamat nakadalo ako ngayon. Kaya nga po nais kung makita po ninyo, kapag ulo ang ginamit, talagang kung ilang diploma, kung ilang may kapinsan ako na napakahusay, lahat ng kurso, tatlo yun,
Asado lahat siya, pero namatay agad sa sobrang katalinuhan. Pero ang kailangan po ay heart knowledge. Heart knowledge will make a person humble and meek. What is heart knowledge? Wala akong alam. Yun lagi ang deklarasyon ko. Panginoon, kung hindi mo po ilalagay sa akin ang ituturo ko, wala po akong maituturo. That is heart knowledge. You always depend on God. Pag tumanggap ka ng iyong sweldo, Panginoon, salamat po. Huwag mong sasabihin, Panginoon, kulang po ito. Huwag, magpasalamat ka muna, magpuri ka sa Diyos. Tulungan mo kung kailangan mong tulungan ng tatay at nanay mo dahil ang hindi tumutulong sa magulang na nangangailangan ng tulong ay hindi uunlad. Ang katotohanan ay matalas. Magkabila ay talim. So heart knowledge will make you humble and meek. Kaya sabi ng Panginoon, learn of me, for I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your soul. So, paunlarin mo po ang heart knowledge. Paunlarin mo po ang kababaang loob, kaamuan, at iaangat ka ng Diyos. Pararangalan ka ng Diyos. At pag tinanong ka, bakit maunlad ka? Dahil sa Diyos. Hindi ka maghahanay ng litanya, dahil ako'y mabait, dahil ako, bigay ng bigay, ako. Sa pag-unlad mo, sasabihin mo, dahil sa Diyos. Period. Amen? Because when you have Jesus, then He is your wisdom. Your holiness, your sanctification, your redemption. So I have Jesus, you have Jesus, we have everything. Kaya nga, pangalawang katotohanan, small dream depend on men. Ang maliliit na pangarap ay umaasa lamang sa tao. Simple, ang iisipin mo agad, sino kayang bibili ng aking paninda? Pero kung ang pangarap ay galing sa Diyos ang magbibigay ng karunungan, at siya rin ang magtuturo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu kung ano ang ating isasagawa, at siya ang magdadala ng tao, hindi ikaw ang hahanap ng tao, ang Diyos ang magdadala ng tao sa iyong pangarap. Hindi narinig? Ang Diyos ang magdadala ng tao sa iyong pangarap. Bakit po ba tayo nasa worldwide ministry sa pinakamalaking Trinity Broadcasting Network at Hillsong Channel? Bakit po? It's not me. It is God who connected me and connected the person responsible for that ministry. Hindi po ako yun. Kaya magpuri ka, magpasalamat ka sa Diyos at aalis ka sa maliit mong kalagayan ng buhay na laging tamad at batugan. Sabihin mo sa iyong katabi, lumaya tayo sa katamaran at pagkabatugan. Gumaya ka kay pastor, nakakapaglinis pa ng tatlong sasakyan. Hindi po kami nagpapakarwas dahil kamay ko ang nagwawas. Maganda pa sa kalusugan. Amen? Dahil ako'y naniniwala, magkakaedad pero hindi manghihina. Tingnan mo ang iyong katabi, magkakaedad ka rin, pero hindi ka manghihina. Kung yan ang iyong paniniwala. Kaya nga, maraming bata pa ay mahina na dahil yun ang kanilang paniniwala. Kaya nais kung iyong maintindihan mabuti, gusto ng Diyos, una, that you are a leader. You are the head, not the tail. Gusto yan ng Diyos. Gusto ng Diyos na ikaw ay laging nasa ibabaw, hindi nasa ilalim. God desires that you are the head and not the tail. More room above, crowded below. Kaya po nag-aaway-aaway sa trabaho dahil sila ay pawang mga pangkaraniwan ang posisyon. Pero pag ikaw ang mamaniobra dun sa mga nasa mababang posisyon, matuturungan mo sila na sila'y umangat.
May dalawa tayong kamay, pero pwede nating patrabahuhin ang 100 tao. True leadership, true governance, and true stewardship. Sa Tagalog po ay pamumuno, pamamahala, at pangangasiwa. At ano ang iyong pangangasiwaan, ang regalo sa iyo ng Diyos? Small dream depend on men, but big dream depend on God alone. So ang malalaking pangarap, ang pag-asa lamang at inaasahan ay tanging ang Diyos. Marami akong inalok na may pera na mag-broadcast, umiiling. Dahil sa broadcast, bayad ka lang ng bayad. Marami akong kasabay na wala na sa broadcast. Napagod dahil kinapos. Pag nagsimula ka, the most that God hates is to quit. Quitting is not delightsome in the sight of God. Kaya doon sa iyong kalagayan, diyan ka marahil tinawag ng Diyos, ipagpatuloy mo yan. Huwag kang aatras. Sabihin mo, walang atrasan. Amen? So, ngayon, ano po ba ang pangarap na inilagay ng Diyos sa iyo at sa akin? So, dito po sa Matthew 9, verse 37, ito po yung pangarap na dapat nating pangarapin. At ipakikita ko po sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo kapag pangarap mo ang pangarap ng Diyos. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Tatanungin ko po kayo, kung meron ka pong sakahan na 1 hektaryang palayan, sa tuwing mag-aani ka, ang pinakamahina sa 1 hektarya, 100 kaban. So dito pansinin po natin, the harvest. So saan manggagaling ang iyong aanihin? Saan? Sa anihin. Tingnan natin sa 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. So pansinin po natin, His harvest, ang kanyang anihin. At ano po itong kanyang anihin? Kailangan makita ninyo, His harvest. At kapag ito ay iyong naunawaan, dito ka aangat ang buhay. Sa John 3:16, alam na alam nating lahat ito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So dito makikita po natin, for God so loved the world. So who is the world? The sinners. For God so loved the sinners that He gave His only begotten Son. For God so loved the transgressors. For God so loved the wicked that He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ating alalahanin si Isaiah. Tingnan natin sandali at magsisiyasa tayo dahil nais kong makita mong mabuti the harvest of God at pag ikaw po ay pumasok doon sa anihin ng Panginoon, hinding-hindi ka po magkukulang. At ikaw po ay iaangat ng Diyos, ikukonekta ka sa mga kilalang taong hindi mo kilala at ito po ay kanyang gaganapin. Sa Isaiah 6, verse 4. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Verse 5. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts.
Kapansin-pansin po nung panahon ni Moses, ang sabi ng Diyos kay Moses, hindi mo makikita ako. Pero likod ko makikita mo. Pero hindi ang harapan ko. Eh dito, makasalanan si Isaias. Siya'y propeta, pero ano ang sabi niya? Ang sabi niya, woe is me, kahabag-habag ako. Sinabi ko sa Diyos, kahabag-habag ako. Sapagkat ako ay makasalanan, yun pong andan ay siya'y makasalanan. Dahil ako ay merong maruming labi. At ako ay nakatira sa gitna ng mga tao na meron ding maruming labi. Dahil nakita ko ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Sino ang nakita niya? Ang Panginoong Hesukristo. Bagamat siya ay marumi ang labi at makasalanan, pero nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesukristo. Sa panahon ni Moses, ito ay ang Diyos Ama. Dito sa panahon ni Isaias, ang nagpakita sa kanya ay ang Diyos Anak. I have seen the King, the Lord of Hosts. Nakita ko ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Kaya kasama si Hesukristo, siya ang makikipaglaban sa ating mga labanan. Why? Because He is the King and He is the Lord of Hosts. At ang sabi sa verse 6, then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. So may anghel, ano po, seraphims. Merong iba-ibang pangalan ang mga anghel. Pero ang seraphims ang nagdala sa kanya ng baga. At ano ang sabi sa verse 7? And he laid it upon my mouth and said, Lord, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? So yung us po dito ay God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Who will go for us? Then said I, Isaiah. Then Isaiah said, here am I, send me. Nais ko pong makita natin dito sa katauhan ni Isaias ang apat na pangitain, four visions. Number one, upward vision, he saw the King, the Lord of Hosts. Sino ang kanyang nakita? Ang hari, ang Panginoon ng hukbo ng langit. At ang pangalawa ay yung inward vision. Nakita niya ang hindi siya karapat-dapat. Nakita niya ang kanyang karumihan. At ang pangatlo po ay outward vision. Yun po yung John 3:16. Nakita niya ang daigdig. Kung hindi siya susunod sa Diyos, paano na yung nasa paligid niya na marurumi ang labi? Hello? At ang pangapat po ay downward vision, na ang ibig sabihin, totoong may impyerno. At ang lahat ng taong wala kay Kristo ay bubulid sa impyerno. So, una, nakita niya ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo ng langit. Nakita niya ang kanyang sariling kasalanan at kahinaan at nakita niya na kailangan ng mga tao ang Diyos. At siya'y na lumbay at nalungkot dahil pag hindi nababalaan ang mga tao sa kanyang paligid, saan sila pupunta? Sa impyerno. Kaya sabi niya, here I am, send me. Siya po ba ay nag-theological seminary? No, sir, no, ma'am. Ang sabi niya, here I am, send me. Because salvation is the work of the Holy Spirit. Hello? So if you let the Holy Spirit lead you and use you, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Pag nagnegosyo ka, maliligtas ang mga tauhan mo. Pag nagnegosyo ka, mga customer mo ay maliligtas. Nakukuha niyo po. Yan, napakaganda at napakahalaga. Ibalik natin sa Matthew 9:37.
So nakita natin ang pangarap. Then saith unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Dito lang sa NCR, 20 million ang population. Paano natin sila ililigtas? Kayang gawin ng Diyos na magligtas pero gusto niyang gamitin ka. So, dito po ating una, the harvest, the harvester, and the owner of the harvest. Plenteous harvest. And then, pray to the Lord that He will send the one who will harvest. Kaya dapat sabihin mo, here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Update lamang po sa ating mga taga-subaybay, tayo po ay nakapagbigay na ng 1,200 kilong bigas sa mga nangangailangan at kapuspalad sa mga bayan-bayan at karating lugar. Tumulong din po tayo sa ilang mga kapastoran ng pinansyal na kaloob sa kabuuan ng Body of Christ. At ngayon pong nalalapit na Pasko, tuloy-tuloy po ang ating proyekto na Jesus on the Wheels. Ihatid po natin ang biyaya at mensahe ng araw ng Pasko. Ito ay kabutihan, pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Huwag po kayong magpapaantala. Gawin po natin ito ng mabilis, gawin po natin ito ng madali at nariyan ang mga detalye kung paano po kayong makakatulong sa atin hong mga misyon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Na mula sa sunod-sunod na kabiguan mo sa iyong buhay, mula sa sunod-sunod na pagkalugi mo sa negosyo, matatapos din ang lahat ng ito. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy na there's drought in your life because the God that we serve is the God that sends abundance of rain in our life. Kaya ang buhay ay hindi laging kalungkutan. Ang buhay ay hindi laging pagtitiis. Ang buhay ay hindi laging sakripisyo. Tandaan po ninyo, nangyayari lamang yan for a certain period of time. You can listen to our program Revival on Air via CBS DWAD 1098 kHz AM band 7:30 in the morning until 8:30 in the morning, Monday to Wednesday, with Pastor Kenneth, and Thursday and Friday, Brother Jonathan, sending revival in the lives of the people. Dito lang sa NCR, 20 million ang population. Paano natin sila ililigtas? Kayang gawin ng Diyos na magligtas pero gusto niyang gamitin ka. So, dito po ating una, the harvest, the harvester, and the owner of the harvest. Plenteous harvest. And then, pray to the Lord that He will send the one who will harvest. Kaya dapat sabihin mo, here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me.
At makikita mo na magliliwanag ang pagkatawag sa iyo. Magliliwanag ang iyong calling. At ang sabi sa 38, pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Hindi lamang ikaw, kundi marami pa ang makasama natin sa paggapas. Kaya kailangan may pangarap tayo sa 2 Peter 3:9. Ito ang karagdagan ng malaking pangarap. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa kanyang ipinangako, katulad ng sinasabi ng ilang tao na mabagal ang Diyos. Ngunit, siya po ay mahaba ang pagtitiis sa atin. Dahil hindi niya ibig na merong isamang mapapunta at mabulid sa impyerno na ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Kaya kung titingnan po natin, nung dumating si John the Baptist, ano ang kanyang sinabi? Repent, for the kingdom of heaven is here. Pagkatapos na siya'y makulong, ang Panginoon ang nagpatuloy nung kanyang sinimulan. Ano ang lumabas sa bibig ng Panginoon? Repent, for the kingdom of heaven is here. Ano po ang repent? Let there be a change of mind. Na hindi ka nabubuhay para lamang mapag-aral at mapagtapos ang iyong mga anak. Kailangan ang pinaka-primera, ang pinakatampok nating pinapangarap ay kaligtasan ng lahat ng ating kamag-anak, kaligtasan ng buong mga Pilipino. Kailangan yun ang ating pangarap at ito'y hindi natin magagawa dahil ang Diyos ang tanging may kapangyarihan sa pagliligtas, pero gagamitin ka at gagamitin ako at yung bilang ng maliligtas, ikatutuwa mo sapagkat mula sa isa, kayo ay sampu na. Amen po ba? Kaya magligtas ka at magkakaroon ka ng kasamahan. At pag kayo ay nagnegosyo, hindi na kayo ma-scam dahil protektado ninyo ang isa't isa. Kasama po ang negosyo. Sabihin mo, kasama ang negosyo. Bakit po gusto ng Diyos na ikaw ay maging napakaunlad at napakasagana at napakatibay at napakatatag? Isa po ang layunin niya. Ephesians 3:20. Paulit-ulit po natin itong pinag-aaralan. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Verse 21. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So saan daw nandun ang kalwalhatian ng Diyos? Sa loob ng simbahan. At sino raw ang gagawa ng kalwalhatian ng Diyos dito sa simbahang ito? Si Jesucristo. Hanggang kailan daw luluwalhatiin ni Jesucristo ang kanyang pangalan sa simbahan? Walang katapusang daigdig. Kaya kailangan ang simbahan ang pinakamaunlad na lugar sa ibabaw ng lupa. At paano magiging maunlad ang simbahan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng Panginoong Jesucristo at ano yung kanyang glory? Nais kong makita ninyo ang tatlo, glory, glorious, and glorified. Glory is His sovereignty. Yun pong glory ay yun po ay pagka-Diyos ng Diyos na wala nang papantay at wala nang makakatulad niya. That is the glory of God. He is the only one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit in three divine persons. And then glorious, it is His. Ibalik natin sa verse 20. Ito po ang glorious. Unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Ano po yung above our asking and about our thinking? That is impossible. That is mysterious. That shows that He is glorious because He will do the impossible through you.
Sino makikinabang pag ang Diyos ang gumawa ng imposible sa iyong buhay? Tayo na kanyang gagamitin para doon sa maluwalhati niyang gagawin. At paano niya gagawin yun? In teamwork with the Holy Spirit. Lahat tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu, kaya walang sino mang mananatiling bigo, walang sino mang mananatiling dahop. Why? Because the Holy Spirit is in each one of us. So the Father has the power and ability and capability to do exceeding abundantly above all that you ask or think. At ano ang gagawin mo? Only to believe. The Holy Spirit will lead us to believe. And to those who believe, nothing shall be impossible for them. Amen? Kaya pag sumambalataya ka, ang Panginoon ang gagawa ng kaluwalhatian. And what is glorify? Siya lamang ang pararangalan natin. Kaya ako ay nasa kalagayan ko ngayon is because of Him. That is glorifying Him. Amen? Kaya ang aking asawa ay naglilingkod, mga anak namin, buong sambayan namin naglilingkod. It's because of Him. Hello? Hindi ko sila sinupil, hindi ko sila pinagmalupitan, hindi ko sila ginamitan ng kamay. Hinayaan ko ang banal na Espiritu ang kumilos sa aking pamilya at kami ay sama-sama sa paglilingkod dahil makapangyarihan ng banal na Espiritu ang kumikilos sa amin. Gayon din sa inyo, dahil kung paano ang inyong pastor, ganun din ang mangyayari sa inyo. Kung ang pastor ninyo'y maunlad, kayo'y uunlad din. Amen. Kung ang pastor ninyo ay nakapagbabayad ng broadcast, kayo rin ay makapagbabayad ng inyong sariling mga bayarin. Amen? Kaya nga po, nais kong iyong maintindihang mabuti kung ano ang pastor, yun ang kongregasyon. Amen po ba? Kaya kung kami buong sambahayan, ikaw din ay magiging buong sambahayan. Affirm it. Sabihin mo ako at ang aking sambahayan ay naglilingkod sa Diyos. Kaya nais kong makita mong mabuti in your position right now, sa iyong kalagayan ngayon, pangarapin mo na laging maluluwalhati at mapaparangalan ang Diyos sa iyong buhay. Tandaan mo ito, merong regalong ibinigay sa iyo ang Diyos. Kayo na po ang mag-aral sa 1 Corinthians 12:7, the gift of the Holy Spirit. Word of Wisdom, 12:7 to hanggang sa 10. So, dito makikita natin Word of Wisdom, knowledge, understanding, working of faiths, and then extraordinary power of healing, and the working of miracles, prophecy, discerning of spirit and speaking, and interpretation of tongues. Pansinin po natin, ang magandang halimbawa po ay si Joseph. Si Joseph po ay mahal ng kanyang tatay na si Jacob. At dahil sa sobrang pag-ibig ni Jacob kay Joseph, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Lalo na nung matanggap niya ang pangarap buhat sa Diyos. Napanaginip ko na ang labing isang at ang kanyang panaginip ay tungkol sa pananim, yung labing isa yuyukod. At ako, yung isa ay, hindi naman niya sinabing siya, pero yung isa ay nakatayo at yung labing isa ay yumukod. So dahil sila ay sanay sa mga talinghaga, kaya nag-init ang kanilang kalooban, ang ibig ba sabihin, alipin mo kami? Eh, kami mas matanda sa iyo? At ikalawang panaginip, ang sabi, pati si Jacob at ang kanyang ina ay yuyukod din sa kanya. Nagalit din si Jacob. Laging tandaan mo, pag inilagyan ka ng pangarap, wala kang kakampi. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang malaking pangarap, ang imposibleng pangarap, ang extraordinaryong pangarap, kaya huwag mong ikukwento. Sisiraan ka ng loob, sisirain ang pangarap mo, pero huwag kang masisiraan ng loob.
Hindi rin naman alam ni Joseph kung paano. Dahil ang Diyos, pag nagbigay, ay hindi katulad ng ating pag-aaral sa eskwelahan. Na ikaw ay magtitipon ng una ay puhunan, magtitipon ka ng mga tauhan, kailangan, maraming kailangan sa natural. Pero ang panaginip, hindi ituturo ng Panginoon ng buo dahil hindi magkakasya, kailangang pira-piraso ang pagsisiwalat ng Diyos sa katuparan ng malaking pangarap. Eh sino ba naman ang mag-aakala, siya ba'y nawala ng loob nung siya ay itapon sa balon? Natakot ang mga ahas dahil ang balon nung panahong yun, hindi siya ihuhulog sa balon kung siya ay mabubuhay doon, nandun ang mga ulupong na ahas. Pero because of the Spirit of God with him, nahiya yung mga ahas. So, and the Holy Spirit is in every one of us. Kaya walang magagawa ang impyerno para sirain ang panaginip na inilagay sa bawat isa sa atin ng Diyos. At gagawa ang Diyos at siya rin ang magliligtas. Kaya yung isang kapatid niyang kuya, ang sabi, wag na, ipagbili na lang natin bilang alipin. Sino ang mag-aakala na sa pagiging alipin, siya ay aangat at pupunta sa ikalawang pinakamataas na posisyon sa Ehipto? Wala sa kanyang pangarap yon. Basta pinaniwalaan niya yung panaginip. At inilagay siya ay katulong ng chief executioner ng Ehipto. Pag sinabing pugot ulo, pugot ulo. Eh inakusahan siya ng kanyang asawa na tinangka siyang gasain. Eh chief executioner yun. Dapat ipapugutan agad yan ng ulo. Eh asawa eh. Pero hindi. Because of the Holy Spirit, ang sabi ng chief executioner, hindi magagawa ito ni Joseph. Kilala ko ang katapatan ni Joseph sa akin, pero ipinakulong na lang siya. So pansinin po natin ang pagkilos ng Diyos na kung hindi siya naniwala doon sa kanyang pangarap na isinilid sa kanya ng Diyos, siya po ay susuko. Pero the more he lived in excellence, in the midst of tests and trials, he lived an honorable life and character. Hindi nawala yung kanyang pagsamba at paggalang at takot sa Diyos. Nabuhay siyang maka-Diyos. At napusuan siya ng jail warden. Hello? At may dinalang dalawang mataas ang posisyon sa palasyo. Ang isa ay chief butler at ang isa ay chief baker. Isang panadero at isang tagasali ng alak. Nais kong ipaunawa sa inyo that the dream of God na ibinigay sa iyo, merong mga regalong kasama iyon na nasa sa iyo na hanggang ngayon ay dormant. Kaya kailangan ang mga pagsubok, kailangan ang mga tao para ito ay gisingin sa iyo. At pansinin natin, siya ay nabuhay na maganda ang pag-ugali. At dumating yung dalawa. At ang sabi nung isa pagkagising sa umaga, nag-uusap yung dalawa. Ano kaya yung ibig sabihin kasama si Joseph? Ano kaya ang ibig sabihin nung aking napanaginip na ganito ganoon? Sabi nung isa, oo nga, ano rin kaya ang panaginip ko? Ang sabi ni Joseph, ang iyong sa chief butler, sa ikatlong araw, ika'y palalayain at ibabalik ka sa posisyon. Tapos yung pangalawa, yung chief baker, sa ikatlong araw, ika'y pupuihahang, bibitayin ka. At parehong naganap. At tandaan po natin yung weakness ni Joseph. Basta ang atin pong kahinaan, pag umasa tayo sa tao, tingnan mo ang iyong katabi, pag umasa ka sa tao. Di pabalik na sa palasyo yung chief butler, bumulong si Joseph. Pag ikaw na may nasa palasyo na, alalahanin mo ako. Hello? Pagtitiwala sa tao yun. At
nakalimutan na ng chief butler si Joseph. After a while, biglang na nagainip ang hari. God is the one who will orchestrate the dream. God is the one who will fulfill, perform, and establish the dream. At ang sabi ng paraon, ano kaya itong napanaginip ko? 7 matabang baka at 7 payat na baka at kinain yung 7 matabang baka at yung payat na baka hindi mo mahatulan dahil payat pa rin. At ganun din, ikalawang gabi na nalangin, na naginip uli, may nakita siyang isang petals na may malusog na at linulo naman ng payat. At siya hindi mapagkatulog. Tinawag niya lahat ng kanyang tagapayo at walang isa mang naka-interpret. Bakit? Dahil yung hiwagang iyon ay isa ang gamit ng Diyos. Yung problema nung panaginip ng paraon ay para lamang kay Jose. Kaya pakinggan mong mabuti ito, pag ikaw may panaginip, yung problema ng tao ay para sa iyo. At dun kapag papalain ng Diyos dun sa problema ng ibang tao, sapagkat ikaw ay may panaginip na buhat sa Diyos, pero huwag kang lalapit sa tao. Amen. At ang sabi ng chief butler, mahal na paraon, meron po akong nakilalang lalaki na sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Hello? You have the Holy Spirit and the Holy Spirit is at work in you. Alisin mo ang kapaitan sa iyong puso. Alisin mo ang sama ng loob. Alisin mo ang tampo. Magpatawad ka sa lahat ng nakasira sa iyo. And then the Holy Spirit will free to do that dream. At ang sabi niya, tingnan natin sa Genesis 41:38. Sabihin mo sa iyong katabi, you have the Holy Spirit, hindi ka dapat ganyan lang ang posisyon sa buhay. And Pharaoh said unto his servants, can we find such as one as this is a man in whom the Spirit of God is? Sabihin mo na sa iyong banal na Espiritu, hindi dapat na ganyan kalamang. Tayo ba'y makatatagpo ng isang tao na katulad ng taong ito ni Joseph na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya? If you have Jesus, you have the Holy Spirit. Hindi ka dapat ganyan lang. Hindi ka dapat sweldo peho lang. Sakit naman, Pastor. Kailangang masaktan ka dahil may malaking pangarap sa iyo ang Diyos. Amen. And then, si Daniel. Si Daniel, remember this, to be qualified in the service of God, have faithfulness toward God and toward every relationship. The reward of God for a faithful person is fruitfulness. Si Daniel, unang-una sabi ni Aryok, hindi pwedeng hindi ang pagkain ng Babylonia ang kakainin mo. Magkakasakit ka. Kailangan ito ang pagkain. Sabi, hindi rin pwede sa akin. 75 po silang kabataan at 4 silang magkakaibigan. Hindi ho pwedeng kumain kami ng ibang pagkain. Ang kakainin lamang namin ay pagkain ng mga Hudyo. Hindi pwede dahil papayat kayo. Ang sabi niya, mahal na Aryok, subukan ninyo kami ng ilang araw, hindi kami kakain ng pagkain ninyo. At pagkatapos noon, nakita niya na mas makinis ang kutis nitong 4 na ito, mas malusog at mas naguglo ang mukha kaysa kanilang kumakain ng pagkain ng Babylonia. Why? Because of their faithfulness to God. Their faithfulness to God bring good health to them. Ang katapatan nila sa Diyos ang nagbigay ng kalusugan sa kanila. At pansinin po natin, the impossible dream shall be fulfilled through an impossible situation.
At nanaginip si Nebuchadnezzar tungkol naman sa estatwa mula ulo hanggang paa. At yung paa, ayun po'y tumutukoy sa ating panahon, United Nations. Pero nais kong inyong makitang mabuti, tinawag din, mabigat itong katanungan ni Nebuchadnezzar. Nais kong ikwento ninyo ang panaginip ko, ang sabi ng mga tagapayo niya, e, ikaw po ang magkwento at papayuhan ka namin. Hindi! Pag ikinwento ko ang panaginip ko, kung ano-anong sasabihin ninyong payo, ang gusto ko, ikwento ninyo ang iyong napanaginip ko. At si Daniel ay kasama sa papatayin. Sabi niya, mahal na rin, sandali po muna at mananalangin ako sa aking Diyos. At siya nanalangin at ikinuwento ng Diyos sa kanya kung ano ang napanaginip ni Nebuchadnezzar sa Daniel 4:8. Nais kong maunawaan ninyong mabuti, hindi kayo dapat ganyan lang ang kalagayan sa buhay. But at the last, the angel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my God, and in whom is the Spirit of the Holy Gods, and before him I told the dream, saying, bakit naikwento niya ang panaginip ni Nebuchadnezzar? Because the Holy Spirit is with Daniel. Again, you have the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the seal of our inheritance. The Holy Spirit lives in our soul. Kaya hindi tayo dapat maliit ang buhay. Hindi tayo dapat pangkaraniwan ang buhay. Why? Because the Holy Spirit is in resident with us. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. So today, decide to dream the dream of God. Be His laborer for that plenteous harvest. Be fishers of men. Magnegosyo ka ng layunin ay maligtas ang mga magiging tauhan mo. Maghanap buhay ka na maliligtas ang mga kasama mo sa opisina. Maghanap buhay ka na maliligtas ang boss at ang may-ari ng iyong pinapasukan. Hindi ka maghahanap buhay para magkapera. Hindi ka maghahanap buhay para umunlad ang iyong buhay sa pananalapi. Maghahanap buhay ka para ang Diyos ay maluwalhati. Hindi mo iibigin ang pera, pero gagamitin mo ang pera para ikaw ay paglingkuran, para luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng pera ang ibibigay at padaraanin sa iyo ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, dream big. Ngayong umagang ito, pagtatapos ng labindalawang buwan ng 2019, nais kong iyong maintindihan, nagpasya tayo noong January na tayo ay makakaabot sa ganitong ating pangarap, pero hanggang ngayon ay hindi natin naabot. Pero meron pang 31 nalalabing araw at ikay manindigang katulad ng ating pinagkasunduan kanina, you are dreaming big at mararanasan mo kung paano sa pagtulog mo isang gabi ay sasabihin ng Diyos na ikaw ang pinakamayaman sa iyong angkan. Amen. Hallelujah. Na ikaw ang pinakamaunlad at ikaw ang pangunahin. When you hear that, believe. Believe and affirm to yourself kung ano yung narinig mo sa Diyos. Kaya ngayong sandaling ito, pagpasyahan mo, pumikit ka sandali, at sabihin mo, I am blessed indeed. And God has given me enlarged territory. And that God's hand is at work in me and with me. That God shall provide everything that I need by Jesus Christ in His glory. Kaya ngayong sandaling ito, I am an impossibility dreamer. Unashamed. Hindi ko ikahihiya ang napakalaking imposibleng pangarap na isinilid sa akin ng Diyos. At mabubuhay ako sang-ayon sa pangarap na ito mula ngayon. At magiging matibay ako sa loob ng 31 araw ng Disyembre.
sa iyong kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng naniwala ay sumigaw ng Amen. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Jesus Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. Update lamang po sa ating mga taga-subaybay, tayo po ay nakapagbigay na ng 1,200 kilong bigas sa mga nangangailangan at kapuspalad sa mga bayan-bayan at karating lugar. Tumulong din po tayo sa ilang mga kapastoran ng pinansyal na kaloob sa kabuuan ng Body of Christ. At ngayon pong nalalapit na Pasko, tuloy-tuloy po ang ating proyekto na Jesus on the Wheels. Ihatid po natin ang biyaya at mensahe ng araw ng Pasko. Ito ay kabutihan, pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Huwag po kayong magpapaantala. Gawin po natin ito ng mabilis, gawin po natin ito ng madali at nariyan ang mga detalye kung paano po kayong makakatulong sa atin hong mga misyon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Pag sinabing all your heart, hindi ka magtitiwala sa iyong bank account. Hindi ka magtitiwala sa iyong sweldo. Hindi ka magtitiwala sa iyong intelligence. Ang tiwala mo lamang ay sa Diyos. Iyon munang isa-isang tabi ang iyong katalinuhan. Isa-isang tabi mo muna ang iyong kayamanan. At ikaw ay direktang magtiwala ay sa Panginoon. Para po sa ating mga radio program, sa DWAD 1098 kHz AM band, Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng umaga hanggang 7:30 ng umaga, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito po ay simulcast live sa ating Greg Durante Ministries Facebook page. Meron din po tayong palatuntunan sa Edge Radio sa Signal Satellite TV Channel 312 araw-araw sa ganap na alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Maaari niyo po kaming sundan at bisitahin ang aming website sa www.gregdurante.com.